What's up, Ethical Nation? So sa video na ito, sasagot tayong muli ng mga katanungan galing sa inyo. So dalawa yung sasagutan natin tonight, today, kung anumang oras din sa inyo. Dahil medyo, maikli kasi yung isa kapag isa lang dito sa question na to. So dalawang question galing kay Mark at saka kay Herlin. Ako tama, pero kung mali man ako, edi itatama ako na lang. So ang question nila, anong gagawin kapag masyadong mahigpit ang boyfriend, girlfriend, asawa, parents ni downline? So, gandang question yun kasi I'm sure marami sa inyo makaka-relate. And then, si Herlin nga. Ikalawang question, si Herlin is, ano po kayang pwedeng gawin kapag nag-motivate ka sa group mo pero sin zone lang sila? In short, no comment sila. Gandang question rin. So, sagutin natin yan. Unahin natin yung kay Mark. So, ano nga bang yung dapat mong gawin kapag masyado kang pinaghihigpitan? Halimbawa, ikaw yung networker na yon na nabanggit ni Mark. So, si Mark, by the way, is isa na sa mga downlines ko. Tinanong niya to matagal na. Ngayon ko lang nagawa ng video. So, malaking benefit rin ito. Kaya magpasalamat kayo sa kanya. Actually, hindi niya ata siya makikita. So, shoutout sa kanya, kay Mark Policarpio. So, downline ko siya. And tinanong niyo na to matagal na. So, ngayon ko lang siya nagawa ng video. Tanong niya is, anong gagawin kung pagka masyado pinaghihigpitan? Actually, yung downline niya ata ay, kung di ako nagkakamali, student. Pero regardless, kung sino man yung downline niya, student man yan, or pinaghihigpitan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng asawa mo, na sa regarding dito sa business, ano yung dapat mong gawin? Okay, so ngayon ang unang tanong, bakit ka pinaghihigpitan? Bakit? Possible, maraming reason kung bakit. Possible, una is negative. Sobrang negative nung asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, magulang mo dun sa network marketing business, kaya ka pinaghihigpitan. Case to case kasi to, siguro isa-isa na lang yung natin. Unang scenario is, halimbawa, student ka, tapos may ginagawa mo yung business, umuwi ka ng late. Di ba madalas ka dun kapag traditional network marketing business, di ba? Uuwi ka ng late, tapos hindi ka na nakakagawa ng mga gawaing bahay, tapos sumasagot ka sa magulang mo by, alam mo yon, yung reasoning na hindi maganda yung way ng pagkakasabi mo, even though tama ka, hindi maganda yung delivery mo. Nakikita ang kanila ng pagbabago na para sa kanila ay hindi maganda. Kasi hindi naman talaga maganda kung late kang umuwi palagi, di ba? Lalo na kung yung magulang mo is maalalahanin, or ikaw ay babae, so hindi magandang signs. So ngayon, alamin nila kung bakit ka nagkakaganon. Kapag nalaman nilang nasa networking ka, doon ka nila paghihigpitan. So may mga ganong senaryo. Paano naman kung halimbawa ikaw ay lalaki or babae, pero hihigpitan ka ng jowa mo, boyfriend mo or girlfriend mo? Possible, hindi niya naiintindihan kung anong ginagawa mo, or hindi mo pinaintindi sa kanya, or hindi mo siya kinausap ng maayos. Iyon yung kasi kung sobrang dami kasing senaryo, mahirapan ako mag-isip. At the same time, mahaba ng hahaba itong video natin. So yun yung mga naisip ko na possible scenarios. Yun, pagdating sa asawa, similar din. Diba, halimbawa yung asawa mo masyadong mahigpit kasi ayaw niya na ginagawa mo yung business, or halimbawa lalaki, babae siya, babae ka, lalaki yung asawa mo. Minsan, pride, diba? Ayaw niya na magtrabaho ka, mag-alaga ka lang ng anak kasi pride niya. Siya lang dapat yung nagtatrabaho kasi siya yung padre di pamilya. May mga ganun. Halimbawa kung ikaw naman lalaki, tapos babae yung asawa, malamang, di ba? Babae yung asawa mo, di ba? Kaya ako niya pinaghihigpitan kasi siguro hindi kanya nakikitaan ang result, even though marami kang mga ginagawang sacrifices, for example, which is I hope hindi nyo naman sana ginawa. Pero kung sakasakali, bigla ka nag-full-time, hindi ka na nag-work, nag-full-time ka, di ba? O kayong mag-asawa, nag-work. Tapos bigla ka nag-full-time kasi sabi mo, networking, di ba? Hindi mo siya tinanong, hindi ka man lang nag-discuss sa kanya regarding doon sa decision na gagawin mo. Bigla ka na lang nag-decide, mababadrip talaga yun. So, yun yung mga possible na scenarios. Ano pa? Magulang, nabanggit ko na. Magulang, asawa, jowa. Kapatid, similar lang rin naman yan sa magulang. Diba? Tita-tita, lolo-lola, kung sino man yung guardian mo, same lang rin yan sa magulang. So, yun yung mga possible na scenarios. And meron siyang one underlying factor. English yun, diba? Meron siyang one underlying factor, which is communication.
So, by communication, hindi ko ibig sabihin na yung reasoning mo, tama ka naman, kasi may mararating ka sa networking, talagang posible kasi successful yung mga apply mo, power pa yaman sila, di ba? Hindi yun ang tinutukoy ko. Hindi reasoning, hindi logical. Okay, sabi ko nga, di ba, most of the time, ganun ang nangyayari. Kapag kinausap mo yung parents mo, or kinausap mo yung, or hindi mo sila kinausap, mga communication may problem. So, by communication, I mean, hindi yung logical part, kundi yung how you deliver it. So, palaging ito isa sa mga hindi ko talaga makakalimutan na paulit-ulit tinuturo sa akin nung unang mentor ko is, it's not what you say, it's how you say it. Ganun rin sa do. It's not what you do, it's how you do it. Kung paano mo siya sinasabi. Okay? Yes, meron kang reasoning, yes, merong logic, pero sinasabi, ini-explain mo siya sa magulang mo, sa jowa mo, sa asawa mo, napagalit ka o na parang ka naiirita kasi hindi ka nila maintindihan or inexplain mo na parang nakikipag-away ka sa kanila even though tama yung reasoning mo pero yung way ng pagsasalita mo is hindi maganda, doon nagkakaproblema. Sasarado talaga utak nila, sasarado yung tenga nila kasi ang nakikita ng tao is hindi naman ang naiintindihan natin, di lang tao is hindi naman yung sinasabi o yung lumalabas sa bibig natin, yung words, hindi naman yun ang naiintindihan natin pagdating sa communication. Ang naiintindihan natin is yung body language and yung tonality, yung emotion na binibigay natin dun sa kinakausap natin. Kung ang ganda-ganda naman ang sinasabi mo, may point ka naman talaga, tama naman talaga yung reasoning mo, tama naman talaga yung sinasabi mo, pero sinabi mo siya dun sa kausap mo in a offensive way or napagalit ka, hindi yun na naiintindihan nila. Hindi nila naiintindihan yung reasoning mo. Ang naiintindihan nila, galit, bakit ka galit? Bakit mo ako sinisigawan? Bakit ganyan yung pagsasalita mo? Yun yung pumapasok sa isip natin. Okay, ganun yun pagdating sa communication. Pansinin mo, baliktad, kabaliktaran naman. Punta tayo sa kabaliktaran. Minsan meron kang bad news, pero nasabi mo siya ng maganda, ng maayos, hindi siya nagmukhang bad news. Meron yung biro eh, yung babaeng estudyante nagsabi sa magulang niya kasi ano siya, bumagsak siya sa exam, may bagsak siyang grade, yeah, tapos nagtatakot siya paano niya sasabihin dun sa parents niya yun, paano explanation yung gagawin niya. So ginawa niya, babae siya, sabi niya dun sa magulang niya, ma, pa, buntis po ako. Buntis daw siya. So, nagpanik yung mag-asawa, eh, di ba? Nagpanik sila. Ano, di ba? Nagalit. Tapos, biglang nagsalita yung babae. Sabi niya, ma'am, pa-joke lang. Bumagsak lang ako sa grade ko. So, ang reaction ng mga magulang niya, ay, salamat. Di ba? Pumapower yung aso ko. Natawa yata siya. Yun yung ibig ko sabihin. Na-deliver niya ng maayos. So, yung bad news, hindi naging ganun ka-bad news. So, parang ganun. Okay, yun kasi biglang pumasok sa isip ko. Na-deliver niya na maayos kaya hindi siya nagbukang sobrang bad news. Kasi ang ganda nung pagkakasabi niya. So, hindi talaga siya nakadepende sa kung ano yung sinasabi natin, kundi sa kung papaano natin sinasabi. So, by communication, I mean, yun kasi yung ginawa ko before sa parents ko. Ganun ang ginawa ko dun sa girlfriend ko para maunawa niya. Kasi, nung mga time na na-experience namin yung sunod-sunod na failures, yung sunod-sunod na nangyaring hindi maganda sa akin sa network marketing, I can feel, kita ko sa mga mata ng girlfriend ko, aminin man niya yun o hindi, na nandun yung duda. Hindi naman yun sa, para sa akin, hindi naman siya negative. Actually, na-motivate ako eh. Doon ako na-motivate eh. Nung parang pinagdududahan niya ako, parang, alam mo yan, hindi man niya sinasabi kasi syempre, gusto niya, susuportahan niya ako. Hindi man niya sinasabi pero nararamdaman ko and nakikita ko sa kanya pag kinakausap ko siya regarding sa mga pangarap, ganyan, na parang, okay, ganun na lang. Hindi katulad ng dati na parang, yes, mangyayari yan, nagtiwala-tiwala. Eh, sunod-sunod kasi yung failure. Kumbaga, in a logical sense, ang hirap talagang maniwala kung ganun yung nangyayari sa'yo. Sunod-sunod yung rejection, sunod-sunod yung failure, nababaon na ako doon that time sa utang. Diba, may problem siya sa family, may problem ako sa family ko. So, nagsasabay-sabay, ang hirap maniwala. Actually, nung time na yun, talaga nakita ko yung pagdududa. Pero, na-motivate ako doon. Hindi ako na-down. Sa totoo lang, mas na-motivate pa ako. Kasi, sabi ko nga, previous videos ko, na mas ma-motivate ako kapag negative din nangyayari sa akin. So, nung mga time na yon, sabi ko, pinapaliwanag ko pa rin sa kanya, kinakausap ko pa rin siya, diba? Tapos, nag-decide na siya noon na gusto niyang mag-abroad. Ang laking dagok sa akin noon kasi, pride, tinamaan yung pride ko, diba? Ma-pride ako, diba? Nababanggit ko sa inyo kaya ako nag-stay sa network marketing kasi ma-pride ako. Sakit sa pride ko na parang andating kasi sa akin, mag-abroad ako kasi hindi mo na kaya. Gusto ko, yes, maganda yung ang hangarin niya. Gusto niyang tumulong, gusto niya daw na makaipon kami, makapundar kami para kaya mag-abroad siya. Pero ang sa akin kasi pride eh.
tamaan yung pride sa akin. So, talagang iyak-iyak ako nung mga time na yun. Ewan ko kung alam niya. Pero iyak talaga ako nung mga time na yun kasi sakit para sa akin. Sabi ko, hindi ko ba talaga kaya? Hindi ko ba talaga kaya siyang suportahan? Doon ako mas nagpursige. Doon ako mas lalong sobrang galit na galit ako sa sarili ko nung mga time na yun. Then, in-explain ko pa rin sa kanya. Sinasabi ko pa rin sa kanya na mag-stay ka na lang dito, ka na lang, gagawa ko ng paraan, ganyan. So, sa communication, yun yung part sa kanya, sa girlfriend. Hindi naman niya ako pinag-iipitan, hindi naman siya negative, pero I know makakatulong sa inyo yung part na yun. Communication, palagi ko kasing pinaulit-ulit ko sinasabi sa kanya, ewan ko, naumay na siya. Paulit-ulit ko sinasabi yung pangarap ko, sabi ko, magkakaroon tayo ng magandang future. Paulit-ulit lang, lalo-lalo na nung mga time na sobrang hirapan kami. Yun yung challenge nung time na yun. Ngayon naman, pagdating doon sa parents ko, sinasabihan ako ng parents ko that time na pumasok ka na lang ulit para makagraduate ka, makagkaroon ka ng magandang trabaho, di ba? Ayaw lang talaga akong diretsahin ng mama ko na mag-quit na ako sa networking. Kasi ang mindset na kasi niya is yung mga nasa taas lang, yaman dyan, mga ganun-ganun. Hindi ko siya masisi dahil hindi nga maganda yung naging experience niya rin sa network marketing, kung saan siya napunta, naging junkie siya, kung ano naman na experience niya. So ako, alam ko naman sa sarili ko na hindi yun yung gusto kong gawin. Alam ko kung ano yung mangyayari. Alam, sobrang klaro na sa akin ang vision ko na hindi pwedeng hindi mangyari. In-explain ko pa rin na in-explain. And ang hindi magandang part dun is hindi niya naiintindihan. Or hindi niya, kasi nga, yung way ko that time is para akong pagalit na nakikipag-away ako. So yun yung sinasabi ko sa inyo. So yun yung mga time kaya hindi niya ako maintindihan. Hanggang sa nagpunta siya na ng US para ano dun, para alagaan yung second father ko kasama yung bunso kong kapatid. Struggle pa rin talaga and nagkausap na lang kami sa chat. Sa chat, pinapaliwanag ko pa rin sa kanya. Naalala ko, hindi ko makalimutan yung moment na ang haba ng chat ko sa kanya kasi nga pinipilit niya ako na mag-aral na lang, itigil ko na to, mag-aral na lang ako, ganyan na lang. Yung typical na buhay na lang yung gawin, typical na tao. Habang nag-chat ako sa kanya ng mga oras, hindi ko makalimutan, umiiyak ako. Umiiyak ako ng umiiyak. Sabi ko, madadating yung time. Sabi ko sa kanya, dadating yung time, magiging proud ka rin sa akin. Hindi dahil sa ginawa ko kung ano yung gusto mo, kundi dahil ginawa ko pa rin to, nagpatuloy ko. So, fast forward, ito na ako. Okay, so, yun yung ilan sa mga experience ko before. Ay, sorry, nahuga ako. Ilan sa mga experience ko before pagdating sa ganyan. Hindi naman talaga ako pinag-iipitan. Nung time na bago pa lang ako, tapos dito ako nakatira, tapos sinusuportahan pa rin ako ng nanay ko. So, kailangan ako sumunod sa kanya kasi late na ako umuwi. Mga training ng madaling araw. Late na ako umuwi, nagagalit siya. Tapos, kung hindi daw ako susunod, lumayas daw ako, which is, ginawa ko. Lumayas ako that time. Kaya na-experience ko rin talaga yung grabing hirap. Pero wala naman ako pinagsisisihan dun sa part na yun. And hindi siya advisable pagdating sa... Actually, hindi ko ina-advise yun na gawin nyo kung anong ginawa ko na lumayas ako. Kasi yung time na talaga yun, talaga yung utak ko, ano mo yun? Meron akong mentality na ako yung masusunod. Kumbaga, ayoko na kinokontrol ako hanggang ngayon naman. Pero noon talaga sobrang extreme and even though may karapatan naman yung parents ko na mag-create ng rules kasi nga nakatira ako sa pamamahay nila, sila yung sumusuporta sa akin, sila yung nagpapakain sa akin, wala akong binabayaran, libre lang, so kailangan sumunod ako sa rules. Ganun ako pinalaki ng nanay ko at saka yung second father ko. Kabaliktara naman doon sa tatay ko, nung nag-high school ako, malaya akong gawin kung anong gusto ko, kaya nag-enjoy talaga ako doon. Kaya ako natuto ng bisyo, kaya ako natuto mag-yose, mag-inom, bumarkada. Pero buti na lang, hindi ako nag-drugs. Hindi ko talaga sinubukan, takot na takot ako eh. So, yun yung nangyari sa akin before. Kaya hindi ko ina-advise na gagawin nyo yun sa mga students na lalayas ka kasi hanggat maaari, magandang communication sa parents mo, which is later on, pag-usapan natin yung regarding doon. Binibigyan ko kayo ng example para at least makita nyo na na-experience ko rin yan before. Yun ay extreme examples, pero hindi ko sinasuggest na gawin nyo. Hanggat maaari, yung maayos, okay, maayos na usapan. Yun yung pag-uusapan natin regarding doon sa sakasakaling pinaghihigpitan ka. So ngayon, ano yung kailangan mong gawin? Number one, kanina ko pa binabanggit is yun nga, right communication. Ipaliwanag mo sa kanila in a respectful way, in a peaceful way. Yun ang importante. Hindi kung ano yung sinasabi mo, kundi kung papaano mo siya sinasabi. Actually, tinuturo ko to sa mga downlines ko. Pagdating sa parents, kausapin mo sila na maayos. Ma, pa, gusto ko talagang gawin tong business na to. Pero huwag kayong maglala, hindi ko papabayaan yung pag-aaral ko. Ayusin ko pa rin yung pag-aaral ko, pero gusto ko talaga subukan. Gusto ko makita kung talaga bang mag-work, kung talaga bang may mangyayari sa akin. At least, bigyan nyo po ko kahit 1 year lang. Kahit hindi nyo po ako suportahan, basta huwag nyo lang po akong masyadong paghigpitan. Diba, pagbigyan nyo lang ko ako, kahit na ano, hindi naman po siguro, pwede akong magpapaalam ko ako sa inyo kung uuwi ako ng late, diba, yung ganyan. Diba, pero hindi ko naman siguro araw-arawin, diba, na ganun, lalo na kung babae ka, diba. So, basta bigyan nyo lang po ako ng 1 year, kung sakaling walang mangyari sa akin, titigil ko na.
Make sure heart to heart 'yun. Okay, wag yung i-script. Baka i-script mo yung ano yung itong sinasabi ko, yung tipo na habang alam mo nanuluod ka sa cellphone mo tapos papakinggan mo tapos tsaka mo sa alam ko wala namang gagawa sa inyo ng ganun. Pero wag mo i-script. Okay, heart to heart talk. Heart to heart communication in a peaceful and respectful way. So, kung estudyante ka, kailangan mo mag-abide sa rules ng parents mo, lalo-lalo na kung under their wing ka pa. Ibig sabihin, sinusuportahan ka pa nila, masama kasi nung term na ano eh, palamon. Pero sinabi ko pa rin, palamon ka nila, pinapakain ka nila, so wala kang karapatan para suwayin sila kasi sila yung bumubuhay sa'yo literally. Kung gusto mo na suwayin sila, di gawin mo kung ano yung ginawa ko, which is hindi ko nga sinasuggest. Huwag mong gawin hanggat maaari. So kausapin mo sila na maayos and make sure maging true to your word ka. So subukan mo talaga siya for 1 year. Di ma, at least meron kang ano, meron kang deadline, 1 year lang. Kailangan talagang ma-prove mo na magkakaresulta kasi kung hindi, mag-quit ka. Titigil mo kasi yun yung sinabi mo sa kanila. Same with your friends. Actually, hindi naman importante talaga kung ano isipin ng mga tropa mo. Same with your, ang importante kasi dito yung family tsaka intimate relationship, asawa, boyfriend, girlfriend. So, ganun din, yung pagsasalita sa kanila, same with your girlfriend, boyfriend, or asawa, honey, babe, or whatever nakatawagan nyo, pagbigyan mo lang ako, kahit na bigyan mo ako ng 1 year lang gawin itong business ng tuloy-tuloy, kahit hindi mo ako supportahan, basta huwag mo lang akong masyadong pagipitan kasi gusto ko talagang, kung asawa, diba? Gusto ko talagang makatulong sila. Sabihin mo yung isunway mo. Heart-to-heart talk. Ma-heart-to-heart talk. Bigyan ko na kayang idea. Alam nyo na kung anong ibig ko sabihin doon. So, ayoko nang mag-ano kasi baka gawin yung script. Huwag nyo gawin script. Kailangan heart-to-heart talk. Talagang ano, tao sa puso mo. And, tip ko pala, pag sasamin nyo sila, kakausapin nyo sila ng ganon. Kausapin nyo sila in kapag nasa good mood sila. Huwag nyo silang kakausapin ng bad trip, stress, or negative mood. Hindi nila maintindihan yan. Ang communication kasi nangyayari kapag yung communicator at yung nag-receive ng communication is nagkakaintindihan, dun may communication. So, power. So, yun. Yun ang ibig sabihin ng communication. So, kaya, kapag kakausapin mo sila, kailangan good mood kasi para willing silang makinig. And ikaw naman, huwag kang mag-explain, huwag kang makikipagtalo, hindi siya pakikipagtalo, hindi to debate, heart-to-heart talk lang, pakiusap lang, nakikiusap ka lang. Kahit hindi niyo po ako suportahan, huwag niyo lang kung saan ang pigilan yung pangarap ko. Kung hindi mo pa nakakausap ng ganun yung magulang mo, magugulat yan sa'yo eh. Di ba makikita nila yung sincerity mo at talagang dedication mo na gusto mo talagang gawin yun. So, madalas, malamang sa malamang, papayagan nila. Pero paano kung hindi ka nila payagan? Gawa ka ng paraan. Baka ka nang gumawa ng paraan. Pero most of the time talaga nag-work yun. Nag-work yun. Kahit po anong rules, di ba, pag sa parents, anong rules susundin ko, basta bigyan nyo lang ako ng chance na magawa ko to. Di ba? So, ibig sabihin, medyo mas mahirap sa sitwasyon mo, pero wag mo yun gamitin as an excuse para hindi ituloy kung ano man yung pangarap na pinagsasabi mo nung sumali ka sa networking, di ba? Sabi mo may pangarap ka, sabi mo gusto silang matulungan, di ba? Di ba? Talaga ba? So patunayan mo ngayon. Okay, so hindi ko in-expect na hahaba ng ganito. Sabi ko, di ba, dalawang tanong kasi ano, akala ko maikli lang eh. Ewan ko ba kung bakit gano'n, humahaba siya na humahaba. So, akala ko maikli lang. So, part 2 na lang siguro yung ang ikalawang question ni Herlene. So, gagawa ka na natin video part 2 no, nitong tanong kasi connected na siya kasi sinabi ko pa kasi, di ba? Akala ko kasi maikli lang. So, ayun, marami kang natutunan dito sa video na ito. Kung sakasakali meron ka mga katanungan, comment mo lang dyan sa ibaba. And sasagutin ko yung mga katanungan na yan. Okay, baka magawan ko pa yan ng video kapag ka nilagay mo dyan. And make sure i-like mo tong video na to kung nagustuhan mo siya. And share mo to sa mga downlines mo or sa teammates mo na pinaghihigpitan ng parents nila, ng jowa nila, ng asawa nila, kung sino man naghihigpit sa kanila. Sigurado makakatulong to sa kanila. At kung hindi mo pa na-access yung Walang Paweran Bootcamp, make sure access mo na yon dahil libre lang naman yun, bagong training bootcamp as of January 2019. Bago pa siya. Kasi katatapos ko lang gawin. January 2019, natapos ko yung Walang Paweran Bootcamp. Doon mo madi-discover lahat ng secrets, lahat ng kailangan na-discover. And malaking factor rin yon pagdating dito sa concern na to na pinaghihigpitan ka. So, malaking tulong rin yung Walang Paweran Bootcamp regarding dito. So, i-access mo lang yun. Makikita mo yung link sa description sa ilalim nitong video na ito. So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you.